ring, we shall see, at eto na, ang buenong manong laban ng MPL Season 7. Tatlo kagad na makikita natin dito sa mid lane TDZ. Mm-hmm. We now have a timer sa ating mga buffs. 2 seconds left for the Lito Wonder, and here we go. Immediately, pumunta kagad siya GZ dito. Ganyan kaimportante ang Lito Wonder ngayon, mga kaibigan. Getting that additional 1% mana regeneration. Wow. Then, magta-transition sila sa purple buff or probably steal the opposite side's turtle buff. Pero nakita si Haze dito, dumediretso sa may red. Yeah. Trying to prevent KLBJ from getting that orange-purple as soon as possible. Parang perfect nga yung Lito Wonder dito kung iisipin mo sa mga mage like si Harley. Kasi lagi kang may uptime eh. Lagi kang may regen. And kapag gusto mo mag-gank, meron kang instant sight, stone roamer, na umiikot-ikot na actually kailangan patumbahin ng kalaban. Pati makikita mo agad eh. Tama-tama yun, Manjin. At makikita mo agad yung kung nasaan yung jungle heroes ng kalaban. So, taking the Lito Wonder is also one of the priority things or priority objectives na pwede mong gawin. Pero mukhang dito sa may bottom lane, meron din pala tayong changes dun sa may mapa natin. Meron ng brush area dun sa may gilid ng Turtle Cave. So, swak na swak dito yung mga tanks na pwedeng pumasok doon sa bagong brush area. Doon papunta sa turtle. And TDZ dito na, nakikita mo na ngayon, binanggit mo to kanina, na mabagal, mas mabagal ang Claude sa mga ibang junglers. Totoo kasi kailangan niya una ng onting damage. Yes, meron siyang double attack with Dexter, pero meron pa talagang mga mas mabibilis na jungler. And with that, look at this! Hajizi level 4 na. Level 3 pa lang si KLBJ. Sobrang bilis. And with that, ang laking bagay talaga. Given the fact na merong ang Lethal Wanderer, other than the 1% mana regeneration per second, you will also get that 15% movement speed. Yun! Especially kapag nakakuha ng isang mobile mage heroes, sobrang bilis niya makakuha nito. Habang si Chakno naman mukhang nagkaroon ng damage, deadly magic will be applied. Oo, sabang chill lang muna dito ng pokes si Hajizi. But then again, TDZ, looking at the 2 minutes of the game, it's looking like Omega really controlling that wave in the mid lane. So mukhang palaban na talaga ng mid lane. There you go, the dragon is now up. At nakuha, of course, ni Hajizi yung turtle. But KLBJ will go for the BMI in. KLBJ nasa loob ng pit, but that is going to be the first blood mula sa KDA machine. Hajizi and company baiting out Execration, getting another Lito Wonder, and probably will poke out the Baksha. Tatakbo na lang ngayon si Kelra palabas, and OMG will take this orange, or mukhang i-reset lang, TDZ. Nakita natin kanina yung pagkakaposition dito ng Omega, trying to get, or trying to position themselves near the brush area. Kasi kung sino nga naman ang maunang makakapwesto dun sa may brush area, siya ang makakalamang kaagad. Mm-hmm. And also given the fact na nakaready na agad si Hajizi with his retribution, at medyo naiiwan, na out of position pa ang execration dun, that really gave them a lot of opportunity getting that gold and that shield. So Omega Esports can play much more aggressively right now. Yeah, and man, kung nakita ko yung item, meron na kagad si Toshi na nabuo niya yung kanyang golden staff. And alam ko, importante yung golden staff right now. Tama ba? Mm. At nakita natin na malaki rin ang advantage na pwedeng ibigay dito ng mga magic items kasi mas mataas din yung stats na binibigay ng mga items bukod sa golden staff. Meron din tayong Clock of Destiny. Sorry, Clock of Destiny pala. Yeah, gold kasi yung kulay nun. Oo, kasi gold, gold yung kulay nun. Clock of Destiny pala. Oh, Lollipop. Mas mataas yung binibigay na stats at mas mabilis din magkaroon ng timer. However, Omega naman, pinipressure nila ngayon, sinasandwich nila ang execution sa bottom lane. Yeah, and with this Clock of Destiny, for sure, Toshi will probably sustain out Renjo sa top lane. May onting pressure ngayon na ginagawa ang Omega with execution. Naho-halt ngayon ang Omega pagdating sa pagkuha nila ng push. Mukhang paunahan lang to sa turtle, DDZ. But Chakno is here. Here comes the Fearless out. There you go, Deadly Magic onto Chakno. Nice flicker out. Pero tumama din ang Circle Eagle as Heat will just back off. Kelra now popping the poisons. Eto Max, napagamit dito ng dash out. Eto Max will just back off as Omega once again getting another turtle, pare. Yep, at nakalamang sila agad dito when it comes to positioning sa Omega. Alam nila na wait lang, nasa taas dito si KLBJ. So there's a lot of opportunity for them to take down the turtle again. At si Hajizi ulit ang nakakuha. Na naman! Gaano ka nakakatakot na to, TDZ? Isang Harley na fully fed. Oh no, Kelra, napa-roll out dito. But where you gonna go? Welcome to MPL. Sabi dito ng OMG, kinumusta si Kelra ng apat, pare. Tol, talagang na-sandwich siya agad doon sa loob ng Tier 1 turrets. And given the fact na kahit back siya, kahit meron kang additional damage reduction kapag nasa loob ka ng Tier 1 turret, pero apat yun, walang malakas sa marami, man, G. Wala talaga. And TDZ, tama ba na pwede nating sabihin na at this moment,
unti-unting lumalamang ang Omega dahil dito sa mga kills na ginagawa nila. But again, remember, the more na tumatagal yung laban, the more na mas nagiging excited ang Exe. Totoo yan. Kasi alam naman natin, late game playstyle ang lamang dito ng Execration. Here we go. Dragon coming in. Another deadly magic onto Chakno. Chakno with the implosion. Ooh. Tatama sa dalawa dito. But nothing will follow it up. That is Omega catching every skill sa side ng Execration. Chakno is down for 10 seconds. And mukhang another Lito Wanderer na naman na masisecure. Renjo also running for his life. Another free kill for the side of Omega. 3-0, pare. Nakikita natin dito yung mga maliliit na objective na pwedeng ikadagdag when it comes to teamfight. Again, Lito Wanderer is always the key here for Omega. Going for all of those pushes and also utilizing the mana regeneration in their favor. Also, Etomax really having a very difficult time na use, nagamit niya lahat ng mga ultimates niya, kahit yung Chaos Assault niya plus the Order of Brilliance para lang makatakas. So wala gaanong magic output dito ang Execration when it comes to that fight. Nahihirapan silang makipagbakbakan kasi kung iisipin mo, TDZ, ang lakas din ng poke mechanics ng side ng Omega dito. I agree. Meron kang Valir, meron kang Matilda. You also have the Harley that can poke out. Mm-hmm. And with the deadly magic, kapag nagsabay-sabay lahat yun, sasabog talaga yung mukha mo. Sasabog talaga. At alam naman natin, it will also amplify yung damage ng deadly magic kapag mas marami kang magic damage na nakukuha. Well, kaya nga deadly magic. Kaya nga talaga sobrang deadly ng magic nito ni Hajizi. Pero given the point, Oyemanjin, nakita mo, alam naman natin ang mga mages, malakas sila. Medyo tumababa yung place na nila, or rather yung Power Spike when it comes to Turtle. Let's see kung makikita natin yung Power Spike na yan as Renjo will come in. Another Dragon mula dito sa likod. That is the Blazing Duet mula kay LBJ. Pero yung Turtle ay makukuha ngayon dito ni Itumax. Renjo ngayon, tinatangkin niya lahat ng damage output pero tinamaan pa ng onting baraha dito ni Hajizi. That is OMG taking another kill. But this time, Exe, makukuha nila yung Turtle. Ang tanong ngayon, TDZ, nabanggit mo na, maganda yung early game ngayon ng Omega, but can they finish the job? Dahil nga pare, 7 minutes na tayo, and sa ganitong marka, kahit pa paano, nagkaka-farm na yung X eh. Oo, tol. Kasi kailangan nilang hulihin dito si KelVJ. Nakikita natin yung KDA dito ni KelVJ, 1-1-0. At hindi na-check dito ng Omega si KelVJ. At alam naman natin, sabi mo kanina, na si Claude and also si Lunox, kapag tumagal, mas masakit yung damage. At tingin ko, tol, hindi enough yung tankiness dito ni Yuzong para maging frontlines once na umabot tayo ng more than 18 minutes or once umabot tayo ng late game. So yun tingin ko magiging problema dito ng Omega kapag hindi nila natapos itong laro nito as early as possible. And I think ang dilemma dito ng Omega, pare, hindi rin sila nagbibuild pa masyado ng defensive items. Mm-hmm. Leaning toward sila dito, I think, sa damage output nila. Nagme-make sense yung lineup ng Omega dito. I think Heat is opting to go for that Matilda tank. And ang ganda rin kasi dito ng push strat ng isang Valir ni Haze. So talagang makikita natin ngayon na hindi makalapit ang side ng Execration. Deadly Magic coming in kay Kelra ngayon. KelBJ nag-aabang dito. Kelra soaking a lot of magic damage. Kamuntikan pa nga siya. But then again, Exe will manage to definitely defend this tower. At bakit nga ba nangyari to, Tads? Bakit ba tumatagal ang laro? Kasi nakikita natin, with the Tortoise Puissance, dumadagdag yung Baksha Mark dito. Mas tumataas yung damage resistance niya when it comes to magical damage. And actually, lahat eh. Kahit physical damage, na-reduce niya. Uh-huh. So yun yung ginagawang timing dito ng Execration. Okay lang na mahuli dito si Chakno or si Kelra. At bakit nakakapag-farm dito yung mga core nila. Ooh, pero may damage out to na si KelBJ. May onting shield dito si Haze. Pero hindi magiging enough yun dahil nila siya ngayon ni Itomax. Pero sabi ito, Max, siya na lang daw muna magiging sacrificial lamb para dito sa side ng Execration. Haze and ito, Max, down for 20 seconds but it's still OMG pressuring the mid lane right now. Flowing blood coming in para kay Toshi dito. TDZ, nakakatakot na si KelBJ, mage lahat sa OMG. Yes, ang hirap niyong ma-penetrate, pero kapag tumama yung Blazing Duet, nako, aaray ka talaga. Masakit talaga. Kitang-kita mo naman yung items dito. Meron siyang Demon Hunter Sword plus the Golden Staff, pero mukhang umaatake ngayon ang OMG trying to control the turtle area. Here we go, Dragon coming in. Chakno pulado ngayon, but Kelra now chasing a GZ. The KDA machine running away, but you cannot run away from the king. KelBJ, BMI out, may nakap mula sa Lord
dito na palaban na lang si Paquito ngayon na mawawala, but three heroes are now down para sa side ng Omega. Oh no, is this the late game curse na sinasabi mo, TDZ? And look at Kelra, wini-welcome nyo pala ako ngayon sa MPL, wini-welcome ko ngayon, kayo ngayon sa sarili ko. Execration will tie up the game 6-6 at sila na lamang sa gold. Gene, nakita naman natin kung gaano kalakas dito ang impact na kapag nakakuha agad ng dalawang core item dito si KelvyJ. Meron siyang Raptor Machete, kakakuha lang din ng Queen's Wings dito ni Curtizzi, but nakita natin nag-rip out ka agad siya, hindi enough yung damage, wala pa doon si Etomax with the Chaos Assault Bolts. So tingin ko, Omega, they need to play it patiently. Play by the current scenario. Ngayon, nagpo-push na yung Lords at yung Super Minions is parating na. Mm-hmm. So, they need to play it safe. They need to play it defensively right now. Yeah, grabe, no? With a snap. Ganun kabilis. Nabaliktad kagad yung laban. And I think, papasok din dito yung binanggit mo kanina eh. Yes, mataas yung damage dito ng OMG, pero hindi kasi ito yung bigla ang damage. Magbibigla ang damage lang kapag tumama yung deadly magic. Totoo yan. Pero kapag wala yun, tapos nasusoak out din naman ni Kelra, parang baliwala din. Indeed. At nakikita natin dito, wala sila gaanong physical damage sa side ng Omega. At ngayon, Execration, ngayon ang kumakatok dito sa loob, sa taas. At kasabay nila yung Lord na kumakatok din sa may tier 3, turret, sa may taas. Here we go. The tower is now down. Execration now going towards the mid lane. Another dragon para kay Curtizzi dito. Napalabas na lang si Narenjo. There you go. May stun mula kay Toshi dito. Pero yung camera natin ay naka-KLBJ. Inatake siya ni Heat dito. Dalawang magkabilang klase nangyayaring laban. Chagno also falling low as KLBJ and company will just run away. Buhay ang Execration doon sa defensive movements ng OMG. And look at that XP swing. Look at that gold swing, TDZ. Isang Lord take lang ang katapat para mag-swing kaagad ang net worth sa favor ng Execration. At nakita natin kanina yung playstyle ng Execration, nilalaro lang nila lahat ng damage output ng Omega. Mm-hmm. At dalawa kasi yung tumatangke sa kanila eh. Meron sila kay Chakno, meron din kay Kelra. So kapag naubos na, kapag nagamit na lahat ng ultimates dito ng OMG, doon sila aatake. Biruin mo, no, si Kelra na napakaliit, si Chakno na napakaliit din, sila pa yung gumagangster. Sila yung gumagangster. Sila pa yung tumatangke. Oo. Dito kay na Heat, dito kay na Haze. And ngayon, and dahil doon, nagkakaroon sila ng kalamangan. Curtizzi, kalate ang buhay dito. And again, Kelra, Renjo also joining the prey. 6-6. Mag-aabol ngayon si Renjo ng gigil kaya Jeezy. Pero mukhang iiwanan niya na lang si Jeezy dito. Oh no, hindi nila papaback. Hindi nila ipapaback si Jeezy. Nako. Oh no, this is looking bad! Uy! Where are you going? Clap, clap, clap! Say hello to Kelra! Nahuli si KDA Machine! Pero tol, nahuli din si KelvyJ doon sa may skirmish sa middle lane. Oh no, 40 seconds na wala si KelvyJ. So ito nga ba ang hinihintay ng Omega para makahanap ulit ng isa pang swing? Wow, dalawang swing! Nag-swap lang! Yung dalawang junglers dito, yung dalawang bida sa OMG and Execration. But man, what a chase down mula sa Exedon. But KLBJ, masyado ata niya ring tinignan yung nangyari doon sa kabila to the point na pati siya nahuli. So still TDZ, it's still an even ball game. Pero nako, mukhang tumatagilid nga pala ang OMG. At talagang naghahanap ulit ng isa pang magandang opportunity dito ang Omega. Nakikita natin ang turret counts dito. Meron pang tier 2 turrets on side ng Execration. So there's still a lot of opportunity na makakuha ulit ng additional gold dito ang Omega. But look at the items of a Jeezy here. Holy Crystal, wow. Calamity Reaper, Feather of Heaven. At tingin ko kukuha pa siya ng isa pang core item dito. Ang kailangan lang nilang i-focus is maghanap sila ng opening na wala si Chakno at wala si Kelra para ma-burst out nila si KelvyJ ulit. Kasi nakita natin, nung nawala si KelvyJ, medyo naging passive dito yung galawan ng Execration. Yeah. They're playing around the brushes para makahuli sila ng isa pang character, ng isa pang hero from Omega. Kasi kung iisipin mo na kay KelvyJ lahat ng damage output eh. Yes, may damage ito max, pero yung AOE na burst, lahat na kay Kel eh. Lahat na kay Parang Kel set up ang kay ito max, set up ang kay Renjo. Kung isipin mo, ngayon sa OMG, they need to position themselves right. Kailangan din nila ng magandang kuha dito or probably pick off dito ng dalawang heroes. So we shall see as both of the teams now dancing with the Lord. Here we go. Nagkakaroon ng onting pokes dito. Pulado ngayon si Heat. That is the mortality. Heat ang magiging main target dito. Heat, circling eagle. Heat, will he go down? Yes. Naku po, 4-on-5.
execration right now, hoping to get this free lord. And oh no, mispositioning ata yun para sa side ng Omega, pare. I agree, tol. Tagan na iwan dito si Heath. Hindi tinantanan ng execration. Kailangan agad mahuli natin to si Heath dito. Kasi with the additional gold or with the additional shield that he can provide, that will completely shut down the sustainability of Omega. Speaking of sustain, kaya-kaya ma-sustain ni Curtis. Ang damage output ni KelBJ! Uhuy! Nag-proc pa nga dito yung killing spree. And look at Kelra! 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 Hindi nyo mapatay! At si KelBJ, uubusin na daw sila. BMIN, sabay orange, map pa, sabay sabi ni Kel, tatapusin kay Wagon, na. Tatapusin na natin. Anong accident? The king is here. Execration getting game number one. Malupit na mind games ang pinakasabi.